mga ka-MK, paano nga ba natin malalaman kung ang ating mga anak ay mapagkakatiwalaan natin? Yan. So, siguro isa yan sa mga sumasagi sa isip nating mga mommies. Ayan. Na pagpapayagan ba natin sila sa ganito, ganyan? And mapagkakatiwalaan ba natin sila kahit wala sila sa paningin natin? Yung mga ganyan. So, have you ever met someone you could not get my time? Have you ever been in love so deep there's no way out? I wish I could explain your eyes. You are the wind that whistles my name. Yes, malalaman po natin yan. Tayo bilang magulang, malalaman po natin yan. So, paano nga ba? Malalaman po natin to kapag hindi natin sila kasama. Wow! Pwede ba yun? Paano nga natin malalaman, di ba? So, malalaman po natin yan. Halimbawa na lang, magbibigay po ako ng halimbawa. Halimbawa, nag-grocery kayo. Okay. This is for mga mommies na little kids. Ayan, may little kids. Okay. Nag-grocery kayo, malis kayo ng bahay, ibinili nyo yung mga kids nyo sa kung kanino mang mapagkakatiwalaan nyo na tao. Okay. So, from that, ayan, syempre may specific period na wala kayo sa bahay, na wala kayo, hindi kayo kasama ng mga kids, na may mga ibang tao silang kasama. Okay. From there, pwede natin tanungin yung napagkatiwalaan natin na tao, kung kumusta, anong pinagagawa ng kids ko, ganyan. So, malalaman po natin yan with the people around them habang tayo ay wala. Kahit hindi lang po yung mag-grocery tayo or something na, example lang naman po iyon. Pero, in those situations na wala tayo sa tabi nila, kung paano sila nage-react, or paano yung ginagawa nila, paano sila nakikipag-interact sa ibang tao, dito po lumalabas yung kanilang tunay na ugali at masasabi natin dito lumalabas kung paano natin sila pinalaki bilang mga magulang. Okay, so share ko lang po sa inyo mga mommies, mga ka-MK, in my own experience yan. Naisip ko na rin talaga yan, pagkakatiwalaan ba ito? Kasi may mga magulang kasi na talagang doubt, di ba? Doubt sa kanilang anak. Pwede na, kaya na ba nila? Yung mga ganyan, di ba? So, I wanna share this with you bilang magulang, yung own experience ko as a mother. Okay. With my kids, yan, kapag wala kami ng asawa ko, or yun, wala kami, hindi namin kasama sila, yan. Ito yung mga nagiging feedback ng mga taong makakasama nila. Okay. So, usually yung mga anak ko, sinasabi nila, ang babait naman nila bantayan kasi hindi lumalabas ng bahay. Kasi, as you all know, yung sa mga aking supporters, isang compound lang po kami dito. So, usually binibilang ko sa parents ko, ganyan, kapag kailangan mag-grocery, kasama si Abby, or kailangan namin umalis ni Abby na kaming dalawa talaga. So, may mga ganun instances. So, usually, yan yung feedback. Ang babait nila kasi hindi lumalabas, hindi masyado naglilikot, nakastay lang sa bahay. Yung mga ganun ba, walang mga, nakakatakot na mga accidents, yung mga ganun. Walang ganung komosyon ba. Which is, yun po ang aking binilin. Okay, bago ko umalis, binilin ko na huwag kayong masyadong malikot, huwag na kayong lalabas ng bahay, dyan lang kayo. Babalik din si mama. Yung mga ganun ba. So, yun, isa yun. And then, another is, yung kumukuha sila, napapansin din ng mga nagbabantay na kumukuha na sila ng food nila dun sa storage box nila, which is yun yung bilin ko, na kapag nagutom sila, pwede silang kumuha dito, or serif, pwede nilang kuhanin ito, kainin ito. So, with that, we are teaching them na maging independent on their own, na nakaramdam ng gutom, pwede kang kumuha dito, may makakain ka naman. So, with that. So, yun. Napansin din yun nung mga nagbabantay sa kanila. So, as I instructed them na kumuha doon pag nagugutom.
Yan. Another is, yan, minsan nagkukwento, hindi ba minsan, madalas, madandal kasi yung aking eldest. So, madalas nagkukwento siya sa akin, yung experience niya, yung mga encounter niya with his playmates. So, yan, yung mga nakakalaro niya, ganito, ganyan, kinukwento niya. So, with that, nakakukuha ko ng thought, ng idea kung paano siya makipag-usap, paano siya makipag-interact with those people or doon sa mga bata din or mga nakakasalamuhan niya, in short. Ayan. And, I wanna share this with you kasi natuwa lang din ako na shinare niya sa akin. Sabi niya, mama, si, ganito yung sinabi ni Nino yung playmate niya. Sabi sa akin, laro na kami. Ganyan. Tapos, sabi kong ganyan. Sabi niya, may gagawin lang ako. Kailangan ko munang tapusin yun kasi yun yung sabi ni mama. Yun yung kailangan ko munang gawin. So, from there, na ikwento niya sa akin ng usap, parang usap, casual na usap lang nagkukwento siya na walang hatred ba. Kumbaga, willing siyang gawin yung mga bilin ko sa kanya na ito dapat anak, unahin mo muna ito, yan, para makapag-play ka, ganyan. Kasi I usually train them na tapusin muna yung mga dapat tapusin before you play or before you go to your playmates para makipaglaro, yun. So, with that, natuwa ako kasi wala ako dun sa that time, yung kinukwento niyang yun, wala ako dun sa tabi niya. And yet, nasabi niya yun with his playmate na I need to do this, di ba? Yan. Kailangan ko munang gawin to, mamaya tayo maglaro, pagkatapos ko nun. Yun. So, sobrang, nung kinuwento niya sa akin, sabi ko, thank you Lord ako. Kasi, kahit wala ako doon sa tabi ng anak ko, alam ko na yung anak ko, gagawin niya yung tama, which is yung tinuro ko sa kanya. So, another thing is, pag gusto nilang lumabas, ayan, within the compound lang naman, I mean, syempre, di ba may mga, ayan, gusto nilang lumabas, maglaro, magbike, ayan, within the compound, is, nililigpit muna nila yung kanilang toys. Okay, sinanay ko po kasi sila na ganoon. Ligpitin muna yung toys if you want to go out and play, or if you want to play, or if you want to watch, keep your toys first. Okay, kumbaga, one at a time. Okay, if you play, just play, no watching. If you're going to watch na, keep your toys, something like that. If you want to go outside, then, anong tawag dito? Close the TV, turn off the TV, keep your toys, and then you can go out. So, with that, sanay na po sila na ganun. So, napapansin ko din naman na pagka, mama, pwede bang lumabas yan? Nagpapaalam, pwede. Sige. Tapos, automatic yon, pinapatay na yung TV, kiniclean up na yung toys, walang kalat sa sahig, kasi usually makalat sila sa sahig. So, yun. So, sobrang happy ako. So, yan po yung ilan sa aking mga personal experience. And I know kayo mga mommies, na-observe nyo rin po yung mga capabilities, yung mga acts ng inyong mga kids when it comes to responsibilities at home. Or yung gaya ng sabi ko, yung mga ganong cases, for sure, kayo din mismo na-encounter nyo yan. So, yung mga nagtatanong naman, medyo na-amaze ba? Yeah. With my experience, so paano mo ginagawa yun, mom? So, I have to give you 4 tips para dun sa mga nagtatanong paano ko ginagawa, paano ko tinetrain to be more responsible kahit wala ako sa tabi nila, yung aking mga kids. So, unang-una, teach them the right thing. Anong ibig sabihin nito? Teach them the right thing. Huwag, pagka nakita mo ng mali yung ginagawa ng anak mo, i-correct mo na as young as he is, as young as she is. Okay, huwag yung may little thing na ginawa, kahit little wrong thing na ginawa, you should correct that. Kasi, minsan kasi may mga ang tao meron na siyang thought na pwede na yan, palagpasin na yan. Yung mga ganun ba, may ganun tayong thoughts minsan eh. So, kung gusto mo i-disiplina yung kids mo, you should know na, or you should teach them the right thing. No? Kahit maliit na bagay na pagkakamali, teach them. Hindi naman kasi porket na sinabi mo teach them is pagagalitan mo na.
hindi naman po ganun yun. We have ways of teaching them kung paano, kung ano ba ang tama at ano ang number two, di ba? Explain why you have to do this and why not. Okay, ito. Dito papasok yung argument ng parent at saka ng kids. Ayan. Kasi ang mga kids yan, unless you don't explain to them, magiging curious po yan. So, you have to explain everything. Kapag ka meron siyang ginawang hindi maganda, na sa tingin niya ay tama, you have to tell bakit. Bakit mali, bakit tama. So, you have to explain them bakit na pwede yon. Kasi, pwedeng magkaroon ng comparison with the situations. But ito, pwede. Bakit ito hindi? So, everything, yung pwede at hindi, i-explain po natin ng mas malinaw sa ating mga kids. Kasi mas naiintindihan nila yon. And with that, tatatak sa isip nila na ito hindi pwedeng gawin. So, every time na kahit wala ka sa tabi niya, kung sino man ang kasama niya, nasa malayo man siya, or ikaw, ayan, is gagawin niya yun. Kasi alam niya eh. May ano siya eh, kumbaga, naaalala niya yung explanation mo, na naiintindihan din niya yung explanation mo. Number three, you have to trust them. Okay, so paano mo nga pagkakatiwalaan? I-doubt ka nga, ayan. Okay, so kung dito nararamdaman at nakikita nila na wala kang trust, hindi mo sila pinagkakatiwalaan sa kahit maliit na bagay. Ayan. Meron kasing parents na, anak, wag muna. Ayan. Ako si mama na lang. Yung ganyan. Anak, wag ka muna. Doon ka muna. Ayan. Kahit naman napakadali ng bagay na pwedeng gawin nila. Diba? Kaya na nilang gawin. Tayo pa rin yung gumagawa. Diba? Minsan ganun eh. We need to trust them. Okay. Kailangan maramdaman nila yun. And, kasi kapag hindi, nararamdaman nila na wala kang tiwala sa kanila, sila mismo bababa ang self-confidence nila sa sarili nila. And kapag nangyari yon at magkakaroon din sila ng takot sa inyo, kasi lahat bawal. Bawal yan. Oh, no. So, minsan, may mga thoughts yung mga ating kids or may mga urge yung mga ating kids na, gustong gusto ko nito, pero sabi ni mama, bawal. Hindi ko alam kung bakit. Ayan. So, dito papasok na kailangan mo talagang i-explain. Yung sabi ko nga kanina, kailangan mo i-explain kung bakit din. And, yun nga, kailangan mo pagkatiwalaan yung anak mo sa mga bagay na alam mo naman talaga sa sarili mo na kaya niyang gawin. Or else, worst comes to worst, yung mga pinagbabawal mo is iyon pa ang gagawin nila because of their curiosity na sa situation kasi hindi mo in-explain. Hindi mo sila pinagkakatiwalaan at nanaig yung kanilang urge or yung kagustuhan nila na gawin yung bagay na yun. Fourth, last but not the least, pray to God. Okay. Na sana lumaki yung ating mga kids na mabuting tao. So, I always do that every night. And every time na nakikita ko po yung aking kids na may alam mo yun, may gestures na mabait na bata, yan, na responsabling bata, I always think to